verse po natin ay matatagpuan po natin sa 1 Peter 2, 7 and 8. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong katitisura ng mga tao, ang batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganun ang nakatakda para sa kanila. Tunay nga mga kapatid na kilala natin ang Panginoon. Subalit wala po tayong tunay na pananampalataya sa Kanya. Kailangan po magkaroon po tayo ng genuine faith sa Kanya. Bakit po? Kasi ang Panginoon po yung panulukan. Siya po yung pundasyon natin. Siya po yung kaligtasan po natin. Walang ibang pundasyon po kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, marami po mananampalataya po sa mga panahong ito na tunay na hindi po ginawin yung pananampalataya. Kaya nga po sila ay naliligaw o kaya ay natitisod sila sapagkat hindi sila naniniwala sa salita ng Panginoon. Dapat po, patuloy po tayong magsaliksik po ng salita ng Panginoon para po malaman natin sa ating mga sarili at sa ating isipan at puso po kung sino ba talaga yung batong panulukan. Kasi po, pag ang itinayo po nating pundasyon ay ang pundasyon po ay yung panulukan po, ibig sabihin ng panulukan, ito po yung ano, yung Panginoong Jesucristo. Pag po siya ang tumayo at itinayo po natin sa ating buhay, panigurado po tayo na maging matibay po yung pundasyon natin sa mundong ito. Kaya nga po, magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos upang malaman po natin kung sino po yung magiging pundasyon po ng buhay natin.